So, punta lang po tayo sa Google. Ayan. I-type lang po natin Filipino Spotlight Program. Since meron akong nagawang video kung paano pang mag-create ng account sa Testa Online. Okay? So, dito, since meron na tayong account, punta lang ulit tayo sa Testa Online Program. Ayan. Ayan. Naka-login na pala ako. I-log out natin siya. Okay? Yan. So, punta lang po tayo sa login. And then, punta lang po tayo sa username. Yung username na inilagay natin, okay? Yun yung ilalagay po natin siya. And then, yung password po, no? Make it sure lang po na mabilis o mabilis natin matandaan yung ating password. Ilalagay. Okay? So, ayun na. Actually, naka-enroll na ako dun sa bagong curriculum ng TESTA. Yun nga po yung caregiving elderly and sick po. Okay? So, punta lang po tayo sa courses. Ayan. Tapos po, punta lang po tayo sa human health and healthcare. Actually, guys, no, pwede tayo namang mag-enroll ng iba pang program. Okay? Pwede nyo siyang pagsabay-sabay. Gusto nyo lang po. Pero kung nakafocus po kayo kay elderly o kay caregiving, i-click lang po natin to. Pero take note, guys, once na kayo ay mag-assessment, okay, unahin nyo munang gawin ito. Okay, hanggang sa maipasa nyo at makuha nyo po yung inyong certificate. Kasi ipapasa nyo po yan once na kayo ay nag-assessment. Okay, and then dito po sa elderly caregiving, i-click lang po natin yan. Ayan, no? Nakapunta na tayo dito. Unahin po natin i-enroll yung introduction to caregiving para mas maintindihan po natin yung ating pinag-aaralan about sa elderly and sick. Alright? Okay, so once na matapos natin na to, pwede na tayo mag-proceed dito sa susunod at dito sa susunod at sa susunod pa po hanggang sa matapos po natin ang programang caregiving elderly and sick. Okay, so dito na po nagtatapos aking video. Hintayin po natin yung susunod pong video.